Okay mga ka-Corby, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon ay sasagutin natin yung isang katanungan ng ating subscriber about sa actual wiring diagram. Eto na, galing kay at John Paul Espinosa 9805. Hi sir, paano gawin ang lamp 1 controlled by switch 2, lamp 2 controlled by switch 1, lamp 3 controlled by switch 4, at lamp 4 controlled by switch 3. Yan ang bibigyan natin ng kasagutan. Simulan na natin. CB, ito yung ating circuit breaker. At yung ating mga lamp, 1, 2, 3, and 4. At yung ating mga junction box. At syempre, yung ating apat na single pole switch. So sa tanong ni John Paul, ito yung kanyang senaryo. Switch 1, kinokontrol yung lamp 2. Switch 2, kinokontrol yung lamp 1. Switch 3, kinokontrol yung lamp 4. At switch 4, kinokontrol yung lamp 3. Ngayon naman, proceed na tayo sa actual diagram. So dito sa CB, line 1, ayan, yung nakikita nyo yung black line. Line 1 yan, ikokonect natin kay line 1 load ng bulb 1. At yung kabila, line 2 load ng bulb 1. Mapansin nyo yung isang dot sa kabila. Ayan. Ginawa ko siyang red line. Line 2 load ng bulb 1 connected sa switch 2. Input terminal ng switch 2. At yung kabila, ayan. Connected yung wire na yan. Papunta ng line 2 source sa circuit breaker. Next scenario, yung pangalawang scenario. Okay, dito tayo kukuha ng line 1 source dito sa may baba ng lamp 1, yung unang junction box. Okay, line 1 source yan, i-coconnect natin kay line 1 load ni bulb number 2. At yung kabila naman, line 2 load ni bulb number 2. Ayan, i-coconnect natin yan dito papunta kay input terminal ng switch 1. Okay, yung kulay green na linya. Next, yung kabila, simply as yung output terminal ay i-coconnect natin sa line 2 source. At yan naman yung pangalawang scenario. Proceed na tayo sa pangatlo. Line 1 source ulit, ayan. I-coconnect natin yan sa line 1 load ng bulb number 3. Next, yung kabila, yung line 2 load ng bulb number 3, yung kulay blue na linya. I-coconnect natin yan sa input terminal ng switch 4. At yung kabila, yung output terminal ng switch 4, ayan, dire-diretso yan at i-coconnect natin sa line 2 source. So, ganun lang kasimple yung pangatlong scenario. Okay, para sa last scenario natin, line 1 source ulit. I-coconnect natin kay line 1 load ng bulb number 4. At yung line 2 load ng bulb number 4, yung violet na linya, i-coconnect natin kay input terminal ng switch 3. At yung output terminal, i-coconnect natin kay line 2 source. At yan ang kabuuan ng kasagutan sa katanungan ni at John Paul Espinosa 9805. At kung meron din kayong mga katanungan mga ka-Corby, huwag kayong mahihiya na mag-comment sa atin comment box. And that's all for today. Thanks for watching. Please click the subscribe button and God bless everyone.